Pirma na lamang ni Pangulong Duterte ang kailangan para maisabatas ang tax reform bill matapos itong pagtibayan ng Senado at ng Kamara. Pero ang ilang kongresista umalma dahil na-ratify ang panukala kahit daw walang quorum. Umaaksyon si Beverly Natividad. Maghahating gabi ng i-ratify o pagtibayin ng Senado at Kamara ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Bill sa botong 16-4. Pero reklamo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, invalid ito dahil wala namang quorum kagabi. Paulit-ulit na nag-o-object tayo dahil malinaw na walang tao. Walang tao sa floor. Wala pa yatang 10 yung nasa floor. Nag-o-object tayo, hindi tayo ni-recognize ng presiding officer. Tapos sinabi nila, there being no objection, the bicameral report for the train is hereby approved. So yun ang ginawa nila. Para sa amin talagang garapalang pang gaga. Paging si Independent Minority Leader Edsel Lagman, kumbinsidong irregular ang proseso. I went to the South Lounge and suddenly I heard from the sound system some voices. So I rushed towards the session hall and I was informed that the train has left already. Sagot ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas, pwedeng ihain sa plenaryo ang anumang pagtutol o kaya ay sa korte. Pero sa ngayon, ipapasa na ang panukala para pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago matapos ang taon. Sa bersyong na pagkasunduan ng Kongreso at Senado, exempted na sa pagbabayad ng tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 250,000 kada taon. Pero dahil dito mababawasan ang kaba ng bayan ng higit 100 bilyong piso, kaya may mga dagdag buwis na ipapataw sa ilang bilihin. Kabilang dito ang LPG at diesel, pinakamataas ang dagdag sa regular and unleaded premium gasoline mula sa kasalukuyang 4.35 pesos sa 7 pesos hanggang 10 pesos sa loob ng 3 taon. Simula rin sa Enero, magiging 32 pesos and 50 centavos na ang dating 30 pesos na sintax sa tobacco. At pagsapit ng July 2019, gagawin na itong 35 pesos. Tataas din ang excise tax sa coal, kaya asahan na raw ang pagtaas ng bill sa kuryente. We needed revenue to get the projected 130 billion. So ang suggestion ng nung DOF is ipasok na yung tobacco. Given that the possibility of an impeachment, and the original plan was to have it in package 2. But, I think they wanted to be sure that there would be sufficient revenue. Umaaksyon, Beverly Natividad, News 5.